Rams of the napakaraming kinontribute on the team fight ang kanilang tanggal. That's Dominic, Kim Poy, and Sensui. Yeah. Pero what matters most is that napansin naman natin ng Blacklist International na prevent nila yung unexpected and so super explosive na Numinam Blast by Bentings kasi nandun nga yung Time's Journey. And sakto na nga lang din na sila'y nakakuha or nakalaset dito sa Lord. And that is why hindi totally na-maximize sa TNC Pro Team yung tatlong kill nila onto Blacklist International. Hindi sila masyadong nakapag-push. Aside from what Hesu is doing, nandyan din naman kasi si Dominic na ngayon makikita natin nakikipagsabayan ng early kaya pa siyang sakta ni Hesu pero natuto na siya. Mm. At nakakatakot kapag natuto ka na. Ay. Kasi alam mo na kung paano mo paprotektahan yung sarili mo. Ako, pero for TNC Pro Team naman, napapansin naman natin ngayon na they're relaxed pa rin eh. Sila yung lamang pagdating sa network, even on the kill score, that's 7 to 10. And most of that kill, yung tatlong kill na inilamang nila, dun nang galing sa ginawa ni Goyo sa mid lane. Yeah. Diba, binilang natin kung ilang beses siyang ginawa yung solo rough waves with the Breath of the Ocean combination. And for Blacklist International, hindi na nila hinahayaan na maulit muli yun. Kasi tingnan mo naman, oh, sama-sama na sila lagi. And there's Dominic to check on the bushes, brushes. And even Kim Poy, oh, with the atomic bombs. Ngayon, medyo masakit na to. Hindi na to basta vision lang. Hindi na to basta CCTV lamang. Dito nagkakabigla na nga si Kiko. Dito medyo manatakap. There's a Ugi Shadow kill para si Goyo. Boy! Ngayon, ang tatanggal with a shotgun kay Gawin Tabentik sa the other hand. Naman si Innocent ngayon mangangatay ng mga buhay. Killing spree for him. As two members from the side of Blacklist International will fall. Habang ang TNC Pro Team. Sige, Goyo. Okay lang. You did your part. Yeah. You did great, bro. You did great. Kumbaga, alam mo na, kapatid, may naiambag ka na. Kaya pwede ka na munang mawala. Magpahinga ka muna for 10 seconds. Pero kasi ito na naman, Blacklist International, they have the clear wave potential. Andito naman si Dominic, andyan si Oweb. So, walang question for the defense for Blacklist International. So, yun ang magiging problema naman ngayon ng side ng TNC Pro Team. Makuha man natin yung Lord. Ang bilis pa rin ang clear wave niyan. So, ang kailangan gawin dito ng side ng TNC Pro Team, kailangan nilang ma-wipe out. Kung hindi natin ma-wipe out, makakadepensa at makakadepensa. Kung sakali man na hindi ma-wipe out, okay lang matira dito si Kim Poy. Kasi wala na masyadong gagawin yung bomba niya. Kung wala siyang kakampi, wala eh, mahihirapan talaga. Pero kung papansin naman natin yung Blacklist, kung sila man yung makakuha ng susunod na Lord, ano yung magiging clear wave? Ang dami din eh, for the side ng TNC. Pare-parehas kasi yung gold lane nila, Mage or Mage Heroes. So alam natin yung clear wave potential na itong dalawang heroes na ito, Innocent and Oheb. Meanwhile, Lord Dance na muna tayo. Sino ba makakakuha na itong ating unang Luminous Lord? Pero kasi may advantage ang Blacklist eh. Kahit nasabihin natin ang gold lane nila is a Harit. Pero they're super Haji Zia with a PNK. Kasi innate pa rin naman as a marksman yan. Mm-hmm. Kahit nasabihin natin diba, na nilagay nila as a position 4. Pero still, same mechanics. Same pa rin naman yung skills. Deals a huge lot of damage. Pero tingnan mo naman kung gano'ng kalalim si Dominic doon sa pagkot ng lane sa TNC Pro Team. Pero dito sa may banda baba si Goyo naman napupuruhan nila. Ito yung kanina pa! Kanina pa kumukulit. There's the Ocean Audit. Ito lang sa Phobia na activate ang alade para makatakas siya doon. Habang si TNC Tesu naman dito sa pinakalikod. Gusto niya siguro din si Ohe. Magpapay nga ba siya dito? Pero nandito yung Seira dyan yung Atomic Bombs. Habang si Super Haji, si naman makakasalubo si Kigudo sa pinaka-eskinita na may naawasan sana din na TNC Pro Team. At ngayon, na alam nilang walang retry holder. Sabi niya, Sensui, kahit wala kang retreat, pwedeng-pwede na natin simulan to. Simulan na natin to. Walang pwedeng mag-knockout for a few seconds. And enough na nga ba yan para ma-secure to totally ng Blacklist International, lalo na ngayong buhay. Nagtatago sa damu-damuhan dito si Bentings at si Goyo. Habang si Innocent nagpapakita, sabi niya, habulin niyo ko. Kaso hindi yata magpapahabol at hindi naman nahabol dito yung Blacklist International. Oh! At si Sensui pa rin makakakuha ng Lord. Si Goyo naman ngayon matatangga sa mapa. Numinam Blast by Bentings pang design doon sa pinakagilid. 99.9% na germs sa kanyang tatamaan. Naku, medyo kailangan muna nila magdobli ingat. Nakita na natin yung bakterya na tinamaan niya doon. Pero kasi mamaya na daw yan tatama. Kung sakali man na lumalim yung Blacklist International ngayon, kaya na nilang isustain. And sa ngayon, may damage na sila. Kung titignan natin dito si Super Hot GC, luck item na. In terms of that, BOD, Windtalker, Malefic Roar, pwede na itong pumalag ngayon. Mukhang magkakaroon ng 1v1 with the Great One, Dominic versus King Kong. Kakayanin mo ba yan? Pero mukhang aatras muna si Dominic. Masakit na rin naman ngayon si King Kong.
Hesu though, sa bandang gitna, kumukuha lang ng konting vision. May Lord nakasama pa rito. Yung Blacklist International na nagmamarcha sa bandang ibaba. May pagsapak muna si Hesu, pero kasi kailangan pa rin naman dumipensa dito ng dalawang teams. Blacklist, kailangan dipensahan yung Lord para makapunta sa base ng TNC. Meanwhile, TNC kailangan nang i-burst down itong ating susunod na Lord. Ngayon, nakaabang na nga ang mga members ng Blacklist International dito sa bush na to. Sila naabangan ni Bentings at nandito na naman siya. Ayun na naman but siya. But this time around, as a Lolita naman, pero iniwasan na ng mga members ng Blacklist yung bush na yon. Alam na. Kanina dyan tayo nadali. Tatlo tayo. There's another Dome ng Blast na tama doon sa pinagilan! Si Super Haji Z mahuhuli siya dito na TNC Pro Team. Ngayon magtatakbuhan na sila. Nakabasag sila ng turret sa pinakataas or pinakababa ng TNC Pro Team. Ngayon sila sa Suwiki po. Ano? Ipraman kayo sa salubungin nila Hesu at Keiko. There's a time's journey. Ayan pero na. Hindi na yata nila kakayaan nila. Lahat ang dami siya binibigay sa kanila. Pero nandito na si Dominic pati si Ohem with a summon for yung cross ng Kalbaryo! Binibigyan na ng Kalbaryo at sakit ng ulo dito ang TNC Pro Team. Mama si Hesu naman ngayon. Pinipilit niya sustain lahat ng mga damage siya binibigay sa kanya ng Blacklist International. King Kong is also there. Pero hindi niya pwedeng isugal ng ganun kalahalim yung hero niya. Lalo na nakaabang, nakaangat pa rin ang minion wave ng Blacklist International. Grabe yung ginagawang pagsusun ng side ng Blacklist International na kapag nahuli. Pero kung titignan natin doon sa huling teamfight na yon, ang ganda nung numi ng blast clicker ni Bentings, tumama sa tamang tao and Super Hajisi, the please lang eh, sobrang kanto na nung triangulo nung numi ng blast, ina-follow upan pa ni Goyo. And ngayon, Blacklist International, even though nanalugin sila doon sa teamfight na yon, still lumalamang sila sa paghawak ng mapa. Uy, hindi nila makikita dito si Goyo. Mukhang mali yung combo. Yung aso yung nahuli niya doon at mukhang aatras. O wala na tong combo si Goyo. Pwede tayong pumalak. Sabi dito ng Blacklist International. Hindi, tinignan niya lang kung malalim yung tubig dito sa riverside. Ah. Testing lang, testing lang. Testing the waters. I'm testing the waters. And this time around, makikita natin Divine Glaive purchased by Oheb onto his Harit. Well protected pa rin naman siya if ever you have the time's journey from Kim Poy Oh. And naka-purify pa rin naman siya. You have the multiple dashes by the Harit kung sakaling siya ulit yung i-lock dito as a target ng TNC Pro Team. Pero ngayon, kompleto ang Blacklist at ang TNC na nakaabang dito sa Lord. Ito yung pangatlong Lord na para sa game number 2. Match point for TNC Pro Team. Yeah. Pero tingnan natin, ano nga ba magiging action nila? Pero kung titignan natin yung Lord Dance, medyo iba yung gusto dito ni Hesu. Kumakat ng dalawang waves para magkaroon ng konting advantage. 17k HP para sa ating Lord. Sino nga ba makaka-retry neto? Numero Blast! King Kong pa rin naman na makakaguha ng Lord pero hindi pa tapos yung laban. Aatras muna yung dalawang koponan. Mukhang gusto nilang habulin si Hesu. Pero napakaganda nung ginawa dito ng TNC. Quad Shadow, retry. Sabi ni King Kong, atras na tayo. Nakuha na natin yung advantage. Hindi sila nag-assume doon. Nakita mo, the way that King Kong plays himself, para siya nakikipagpatintero. Diba? At yung pakikipagpatintero niya doon, ha, sobrang ideal for Ayayabusa kasi ang dami niya way of escape. Retry, out agad. Yun yung naging call doon ng TNC Pro Team. Hindi sila masyado nagiging messy when it comes to their shot call. And they're very serious when it comes to their rotation as well. Initiation-wise, maganda sana yung ginawa rin doon ni Bendings with the Numinum Blast. Pero imagine what kind of disaster it would have been kung tinamaan doon ang karamihan sa mga members ng Blacklist International. But they know that as well. Ngayon, nandito na nga yung Lord. Mababasag ang mid lane base turret nila. Medyo delikado magiging buhay nila dito. Lalo mas sila mahihirapan dumepensa dahil nakaangat at inangat lahat ni Hesu. Yung minion wave ng TNC Pro Team sa lahat ng linya sa mapa na to. Hesu control. Yung ginagawa niya dito, lahat ng minion waves makita niya, dadaanan niya lang. Kaya ngayon, ginagawa ng TNC, kapag dinaanan ni Hesu, puntahan na natin yan. Mukhang mayroon tayong minion waves dyan. Pero ngayon, Dominic doing a great job. Di na nabasag yung bandang itaas. Yung bandang ibaba na ang second priority dito ni Hesu. Nagkakaroon ng advantage yung TNs natin dito, Athena. Mag-aantay ulit sila. Great things comes to those who wait. Diba? Kaya mag-aantay muna ang Blacklist International at TNC Pro Team. Ngayon, pagdating sa items, in even out on the network, it wouldn't matter that much
Kasi in this not magbabayan sell na lang yung magiging strategy dito, di ba? Once that immortality is popped off, meron namang winter trunch na pamalit. Or sakali man, di ba, nagkakabentahan ng mga boots. Oy! Kasi gusto nila i-maximize. Kaso si Super Haji Z, matatanggal niya si King Kong at sakto pa yung death timer. Walang King Kong for a few seconds dun sa Lord naku, na mabubuhay. Parang abot pa naman kung sakali kasi may 5 seconds difference at hindi naman kayang i-burst down niya. Pero si Kensui, madedelikado dito though. 1v4, the damage sa pantalikod si Koyo ang gusto. Nerd na! Andiyan si Super Haji, si kaya niya bang isustain? Dominic! And that is Koyo! Still alive! Kas lang doon si Koyo. Hindi sila basta-basta nag- Papagoyo doon habang ang Blacklist International naman ngayon gusto you wish to proceed yes po dahil gusto so namin makita ko ano nga ba mga susunod na pangyayari lalo't buhay na po yung Lord maabutan to ni King naman ay nagbabadya pa rin. Ng isa grabe. Pang pick-off against the side of Blacklist International. Isang pick-off palagi ang nagiging sagot dito ng side ng Blacklist International. Lord Dance is on their way. Inaantay natin kung sino nga ba makakasecure na naman neto. Kasi kung sino makasecure neto, they can have an advantage to secure this win. Nagkakaroon ng magandang pwesto 1 dito. King Kong, maganda yung pwesto niya sa bandalikod. Bentings, nag-conceal na nga dito kahit papano. Pero mukhang aatras at mukhang pwesto pa rin naman. Antay silang mga lahati yung buhay ng ating Lord. Pero may papasok na nga ba dito? Mukhang madedehado, madedelikado si Kim Puyag. Aatras na naman sila at mukhang Jesus hindi pa makakaabot sa susunod. Pero ngayon, Lord has been slain by Sensui at aatras ang Blacklist International dahil nakuha na nila yung main objective. Ngayon na ang Blacklist Lord and this time around this is the fourth Lord for this round too fast. Ito na nga ba yung ending Lord na kailangan nila pero tignan natin mabuti na dito na naman sila sa bush na, na kaninang nayakap silang tatlo pero natroma na sila hinahanap na nila ngayon may lack isa-isa ng mga members ng Blacklist International. Uy. Habang si Dominic naman ngayon, pinipilit niya ni Exo sa kanya ang karamihan sa mga resources sa Ultimate. Na TNC Brody para nandito ang alam din sila kinangat kata Chicho na dito si Jesu basag na ang base they go in with the kill habang pinipilit pa rin naman ni Bentley na depensa na kanilang pinakabase pero nandito na naman sila inaset a King Kong na matutunaw yung Lord habang ang Blacklist sinisimot na ang lahat ng tore nila nako ubos na lahat ng tore dito na side ng TNC Blacklist tuloy-tuloy sa pag-arangkada sila na nga ba ang makakakuha ng game number 2. Pero kaya pa bang i-sustain ang side ng TNC? And no is the answer. Blacklist International secures the game number 2 and we will have a game number 3.